Magandang umaga, Ma'am Grace. Ano po ang may paglilingkod po namin sa inyo? Magandang umaga po. Sasabihin ko lang po sana yung about sa naging amo ko, Koreano. Nung nagpaalam po ako sa kanya na titigil na ako magtrabaho, ayaw niya po akong payagan. Tapos tinakot niya po ako. Natakot ako sa kanya kasi hindi ko na kaya makapagtrabaho sa kanya dahil lagi siya sumisigaw. Tapos lagi niya kami tinatakot. Tapos nagbabasag din siya kapag nagagalit siya. Yung nagka-traumatize na po ako dun sa trabaho mo yun, kaya napilit ko na talagang tumigil na magtrabaho. Tapos naaawa naman po ako sa mga natira dun. Kasi dahil marami daw siyang pera, kaya niya magbayad ng tao para papatayin ang mga tao. Siyempre natatakot din po sila, kaya yung iba mga babaeng nandun. Dahil sa malayong probinsya pa sila nang galing. Natatakot po sila, hindi po sila makasumbong. Kasi nga, binabayaran daw lahat ng mga kapulisya dito at saka yung mga, ano dito, mga may katungkulan. Mm-hmm. Ma'am, ano po bang pangalan ng Koreanong tinutukoy po ninyo? Alias K po. Alam niyo po ba kung ano talagang buong pangalan nitong alias K? Actually po sa Facebook ko lang Kim C yung nakasulat, pero hindi po talaga namin alam yung buong pangalan. Mm-hmm. So, siya po yung nagmamay-ari ng bar? Opo. Anong pangalan ng bar po na pumay-ari niya? Madonna po. Madonna Bar. At located po ito saan po, ma'am? Located po sa Fields Avenue. Okay. So, ilang buwan po kayo nagtrabaho sa kanya? Mayigit kulang-kulang din po, tatlong buwan. Sa tatlong buwan yung pong pagkatrabaho sa kanya, doon yung po nakita yung mga pagbabanta, yung pong pananakot, meron po bang nangyari ganun? Opo. Lagi. Bakit po kayo tinatakot kaya, ma'am? Hindi ko po alam eh. Siguro ganun daw po talaga yung ugali niya eh. Kaya kami natatakot din, tsaka mga babae natatakot. Okay. So, dahil po ngayon, lumapit po kayo sa amin dito para ipaalam niyo po yung ginagawa nitong Koreanong ito na pamamalabi sa mga kababaihan dito po sa Angeles City. Tama po ba, ma'am? Opo. Yun. So, okay. Ngayon, ma'am, wala na kayong mga, yung huling pagbabanta po niya sa inyo, ano pong ginawa niya sa inyo? Totoo naman po yung sinabi niya, di talaga ako makapasok sa inyo. Pag pumapasok po ako sa ibang mga establishment, pinapatanggal niya po ako. So, kaya po kayo hindi makapagtrabaho? Opo. Yun. Itong alias key na to, no? Itong Koreanong ito? Opo. Okay. Ma'am, maraming salamat po. Thank you. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Gian. Ma'am Gian, ano po ang inyo pong idinudulog sa amin? Yung ano po, yung boss sa Madonna. Anong pangalan po ng boss nyo sa Madonna? Kim C po. Pakiulit na po. Kim C po. Kim C. Opo. Kim C. So, bakit nyo po siya nireklamo, ma'am? Kasi hindi po tama yung pag-aano niya sa mga babae po. Pag sinabing hindi tama yung pag-aano sa mga babae, anong ibig sabihin hindi tama? Yung kagaya po na minumura niya yung mga babae, yung sasabihin niya, ikaw tanga-tanga, ikaw bobo. Parang wala na pong respeto din sa aming mga babae. Okay. Ano pa yung mga naranasan niyo dito sa amo niyo ito, si Kim Z? Yung ano niya po kami na papatayin kapag lumipat kami sa ibang trabaho. Tapos yung trabaho po, yung ano po namin, sahod po namin. May nabanggit kayo sa akin na papatayin kayo pag lumipat kayo sa ibang trabaho? Opo. Tapos hindi kami tatanggapin. Tapos bubugbugin niya daw po yung mga ano namin, mga makikita. Pag nakita niya daw po kami, bubugbugin niya kami. Yan po. Mm-hmm. So sinubukan niyo po, ma'am, na lumipat sa ibang bar at nag-apply po kayo? Opo. Tinanggap naman po kayo? Inalis po kami. Pag nalalaman nilang galing kayo kay etong si Koreano. Okay. So, sinakta naman po ba kayo, ma'am? Hindi naman. Physically. Hindi naman. Ano lang po, sa salita po. Okay. Psychological. Masakit din po kasi yun eh. Mm-hmm. So, ilang buwan po kayo trabaho dito sa Koreano ito? Three months po. 3 months ang pagtrabaho nyo. So, ang naranasan niyo doon ay talagang psychological
stress, ano? Stress po. So, pagkatapos po nito, pagkatapos po naman, ano po mga sumunod na nangyari po doon? Bakit po kayo, umalis na po kayo sa kanya o nandun pa rin po ba kayo sa kanya? Umalis na po kami. Umalis na kayo sa kanya? Hindi na po namin kayo yung ginagawa na po. Oo, at talaga minumura kayo, binabantaan kayo. Oo, sige, maraming salamat naman. Thank you. Magandang umaga, Ma'am Rose, alias Rose. Ma'am, bakit po kayo lumapit sa amin? Kasi gusto ko pong tulungan yung iba pong mga babaeng nagtatrabaho po sa Madonna. Pakilakas lang ng konti, Ma'am. Gusto ko pong tulungan yung mga ibang babaeng nagtatrabaho po sa Madonna. Ah, sa Madonna. Okay. Okay. Bakit po gusto yung tulungan yung ibang babae sa bar ng Madonna? Ano pong meron doon? Kasi po kawawa po sila doon kasi po sinisigaw-sigawan po sila ng amo po namin. Tapos minumura po, pinapahiya po. When you say amo, sino tong amo niyong ito? Si Mr. K po. Anong nationality niya? Koreano po siya. Koreano. So, bakit sinisigaw-sigawan yung mga babae doon? Kasi po ano, konting pagkakamali lang po sinisigawan ko, tapos minumura po, sinasabihan po niya ng putang ina. Tapos kapag po nag-day off po kami na hindi po namin day off, pinapagalitan po kami, minumura kami. Tapos sinasabi niya daw po, kung hindi daw po dahil sa kanya, wala daw po kaming trabaho. Mm-hmm. Tapos yun po, tapos sabi niya po, pag lumipat daw po kami ng ibang bar, tapos pag makita niya daw po kami, papatayin daw niya kami. Kasi naman po natatakot po ako nung time na yun. Tapos nung one time po nung sinigawan niya po ako, sinabi niya sa akin, I never forget your name daw. Kaya mula nung po, hindi na ako pumasok kasi tinakot niya po kami. Anong nagbigay ng lakas ng loob sa inyo? Bakit po kayo nagsumbong sa atin? Kasi po gusto ko din po tulungan yung iba pong mga babae na nagtatrabaho po doon na natatakot po umalis. Hanggang ngayon, marami pa po nagtatrabaho siya? Marami pa po doon babae na gusto pong umalis pero hindi po nila kaya kasi natatakot po sila. Okay. So, yung mga pananakot niya kamukha ng ano? Anong klaseng salita ang ginagamit niya pananakot? Sabi niya po, papatayin daw kami, chachap-chapin daw kami pag nakita kami. Tapos, sabi niya po, bububugin din kami. Tapos, ganun po. Verbal abuse. Minsan po sinasabi niya, ipapapatay niya daw kami. Mm-hmm. Hindi naman daw po siya basta-basta matatanggal dito kasi daw po mayroon daw po siyang ano pong kilala pong mataas po. Sabi niya ganun. Mataas ng mga police, ganyan, may mabakot siya. Okay. So, yun ang naranasan niyo dito sa kamay ni alias, ano pangalan? Kim? Ano pangalan? Mr. K po. KZ. Oh. Okay. So, maraming salamat, Mama, sa inyong pong testimony. Magandang umaga, Ma'am Yuni. Ano? Ma'am, ano po ang inilalapit niyo po sa atin? Sa amin? Magreklamo na rin po. Magreklamo po kayo. Kanino po, Ma'am? Kay Mr. K po. Okay. Isang Koreano na, Koreano ito, tama ko? Opo. So, ano po ang nireklamo niyo po? Yung mga pambabanta niyo po sa amin. Pagbabanta? Sino itong Koreanong ito? Ano ang pagkakakilala niyo sa Koreanong ito? Sa maugali niya. Siya ba yung nagmamay-ari ng bar? Opo. So, pwede bang malaman po namin at papaliwanag dito sa atin kung anong mga pagbabantang ginagawa po sa inyo? Papatayin niya daw po kami. Bakit papatayin? Hindi po namin, ganun po siya. Kailan niya sinabi ito? Nung bago din po ako umalis. Mm-hmm. Kasi kakaalis ko nun din po doon. Mm-hmm. Sa tatlong buwan kong pagtatrabaho sa kanya, mga ganun po yung mga daming sinasabi niya. Bakit naisipan niyo po lumapit sa amin at instead sa polis? Ganun din po. Ano, naawa rin po kasi yung sa mga babae na tira doon. Okay. Ulitin ko, ma'am. Sinabi niyo kanina, totoo ba ma-influensya ito kaya lumapit po kayo sa amin? Meron. Sa mga kapulisan. Yun ang pahay kanina. No? So, pwede ba ikwento nyo sa amin kung bukod sa mga paano kayong tinatakot, paano kayong pinagsasabihan doon? Lagi niya rin po kami pinapaya sa mga customer. Mm-hmm. Tapos lagi niya kami tinuturo, kumbaga, I will kill you, ikaw po customer, I will kill you, ganun po siyang salita sa amin. Tapos nung lumipat na po ako, gusto niya po iparade yung nilipatan namin ba? Iparade ang bar ni... Bakit? May minor ba doon? Wala po. Mm-hmm. Nung gusto niya lang po, gusto niya po nasusunod. Mm-hmm. So, ilang buwan ka nagtrabaho sa kanya? Ilang buwan po.
So, grabe pala nakot palang ginawa itong mamang ito, ano? So, ngayon, kamusta naman ang kalagayan mo? Ayos naman po na, mabuti na. Mabuti na. Okay. Natatakot kayo lumapit sa police dahil... Marami daw po siyang kapit. Marami siyang kapit. At talagang may pluwensya. Ayun. So, okay. Thank you very much, ma'am. Love you. Magandang umaga, alias Caitlin, ano? Bakit po kayo dumulog po sa amin? Magreklamo po. Magreklamo po kayo. Ano po yung mga nireklamo po ninyo? Yung about po sa sahod po. Sa trabaho niyo? Sa trabaho po. Okay. Sa trabaho ninyo, ano po ba meron trabaho niyo at sa kanila trabaho? Sa may Madonna bar po. At sino po nagmamayari ng bar ng si Madonna? Boss Steve. Boss. Koreano rin? Yes po. So, pwede bang paliwanag po natin ngayon kung ano po ang mga ginagawa po sa inyo doon? Ano mga sinasabi sa inyo o sinasaktan po ba kayo? Nagmumura lang naman po. Minumura po kayo? Bakit kayo minumura? Ano po? Go ahead. Okay. Kapag yung sahod nyo, hindi binibigay ganun. Okay. I see. So, aside po doon sa, anong klaseng mura po ang sinasabi niya sa inyo? Icy balsikya? Yung icy balsikya. Yung kasi Koreano, di ba? Icy balsikya. So, but ganun siya? May minumura niya yung mga kababaihan na empleyado niya? Ganun, tama po? Tama po ba? Minumura kayo? Opo. So, bukod po doon, ano pa naranasan niyo doon sa loob ng Madonna Bar? Nananakot. Lahat po ng banta, ng pang-Pilipino din na style na banta. Mm-hmm. So, talagang binabantaan kayo? Talagang, bakit kayo binabantaan? Bakit kayo tinatakot? Anong dahilan? Siguro po ayaw niya lang ng umalis ang babae sa niya. So, bar niya? Sa bar niya po. Yun. Kaya lagi po siya nagbabanta. So, kamusta naman po ang kalagayan niyo ngayon, ma'am? Medyo okay na po. Okay na. Nakawala na po ko sa Okay. Sige. Maraming salamat po. Diba? Alias Mary, magandang umaga sa iyo. Alias Mary, pwede ba pakikwento sa amin kung ano yung nangyari doon sa Madonna Bar? Lagi pong pagmumura sa amin. Sino po ang nagmumura sa inyo? Si Boss K po. Bakit kayo minumura? Pag konting bagay lang na may nagawa kami mali, mumurahin na kami, tapos ipapaya kami sa mga customer, maghahagis siya ng mga bote, kahit na may mga customer kami. Lilinawin ko lang, ma'am. Pag sinabing mura, anong klaseng mura to? Pwede bang sabihin natin, pwede rin parin natin kung anong klaseng mura po yan? Bobo. Ano po, kamigin? Bobo, tangina mo, ganun po, tapos chap-chap body daw po. Chop-chop body. May pananakot pang chop-chop body. Opo. Okay. At yung pamamahiya, no? Paano kayo pinapahiya? Sinisigawan po sa harap-harapan ng mga customer. Mm-hmm. So, ilang buwan po kayo nagtrabaho sa kanya? 1 month na mahigit pa lang po. 1 month. Sa loob ng 1 buwan, pinapasahura naman kayo? Opo, pinapasuhulan. Pero pag ano po kasi, pag yung nag-absent ka mo, ay nag-absent ka po at hindi nagpaalam po, ikakalkas po nila sa sahuti ka ng mga kasahod po. Mm-hmm. So, yung mga naranasan nyo yun, ano po ang naging epekto po sa inyo? Sa pagkataon ninyo? Ano po, gusto na lang po namin tumanggal dun. Mm-hmm. So, ito po ay totoong nangyari, ano po, itong kinukwento nyo sa amin yan. Okay. So, kumbaga, lumapit po kayo sa amin dito dahil natatakot na po kayo sa mga banta niya. Opo. Tsaka, mabuti hindi po kayo lumapit sa mga polis o sa barangay captain dito. Hindi po kasi, sinabi nga po kasi sa amin kahit na sino daw po yung lapitan namin, ta marami naman daw po siyang kilala dito na malalakas po. I see. Mm-mm. Kasi malapit lang ang station 4 dito sa Salakot. Nandiyan naman ang barangay hall kay Captain Ponce. Ano? Opo. Oo, kay... kaya malakas ang loob niya dahil pinagmamayabang niya na meron siyang kapit, tama? Opo, tsaka marami daw po siyang pera. Marami siyang pera? Opo. I see.
Okay. Thank you very much, Ma'am Maria. Salamat po. Magandang umaga, Ma'am Sandra. Magandang umaga po. Oo. Ma'am Sandra, tanong ko lang po sa inyo, Ma'am Sandra. Ano? Bakit po kayo lumapit sa akin? Ano po ang ano? Ano po ang Marie, wait lang, cut na muna po ya. Naging dahilan bakit po kayo lumapit sa akin? Tinanggal po kasi ako ng walang dahilan and dahil na rin po sa way ng pagtrato niya po sa mga employee niya. Doon po tayo sa pagtrato. Ano po yung pagtrato po sa inyo nitong amo niyo ito? Ano nga pala pangalan ng amo niyo at anong baro? Boss K po yung tawag nila sa trabaho namin. Anong pangalan po ng bar? Madonna Bar. Madonna. So, pwede po niyang ipaliwanag sa amin dito kung paano po yung sinasabi niyong pagtrato po sa inyo itong Koreanong ito. So, pag-approach po siguro pag galit is yung mga abusive words na tanga-tanga, bobo, like that po na onting pagkakamali po. May bad words ka na. Tapos, kapag sobrang galit siya eh, papatayin ka. Verbal po sa inyo, yeah. To, no? Bilang babae, alam nyo, medyo sinasabi niya, papatayin kayo. Paano pagkasabi, pwede niyo pakipaliwala? Chop-chopin daw po. Dilipping sa semento, yung mga ganyan. Okay. So, ano po ang naging epekto po sa inyo ito, ma'am? Nung narinig po nyo na pinagbabantaan kayo ganito? Siyempre po, nagkakaroon po ng anxiety. Minsan na tuwing pag nagagalit siya is kakabahan ka na lang at hindi ka na makapag-focus sa trabaho. Kaya the more na mas napagalitan ka. So, ilang buwan po kayo nagtrabaho sa kanya? Nag-work po ako doon since opening. Since opening, gano'n na ang kanya naging ugali sa inyo? Gano'n yung trato sa inyo? Yes po. Mm-hmm. Siya ba yung may-ari ng bar? Opo. Wala siyang dami? Wala siyang kasamang dami account na babae doon? Kasi hindi naman pwedeng mag-may-ari ang isang Koreano rito na siya yung boss dito. Tingin nyo, meron siyang working permit dito galing sa ano, sa immigration? Tingin nyo lang. Wala po. Hindi kayo sigurado kung meron na wala. Kasi sabi nyo nga nagbabayad siya, di ba? Marami siyang, basa mga nakalipas sa interview, nagbabayad siya. So, ano ang naging dahilan kung bakit kayo umalis sa kanya? Ano yung pinakamatinding dahilan? Siguro po yung mga abusive words po na ginagawa niya. Then, nagulat na lang po ako, tinanggal po ako ng walang dahilan po. Tinanggal ka ng walang dahilan? So, part out na daw po. Part out ka. Binigyan ka ng separation fee? Wala po. Hindi ka man lang binigyan. Empleyado ka niya? Yes po. Pero pinair out ka niya na. How many months ka trabaho sa kanya? Since naman. Bali mga magti-trip po. 3 months. Okay. Basta tinanggal ka lang na walang dahilan. Yes. Tapos, through chat lang po. Hindi po siya personal. Personal. So, noong sinabi niya, may bidensya ka nang awak mo pa? Ang nagsabi lang po nun is yung sa conversation po namin ng mga sa work po. Meron po. So, yung sabihin, may mga kababaihan pa doon sa loob ng bar tatlo na nakakarang... Tatlo po kami natanggal ng ganong way. So, ngayon, marami pa rin babae doon na tingin mo na naabuso ron? Na nakakarinig ng mga ganyan sa daw? Opo. So, yung mga nakasabay mo, nandun pa rin? Opo. Mabuti, nakakapagsaga pa silang mag-stay sa kanya? Dahil po sa pera. Sa pera? Opo. Bakit galante ba to? Opo. Ah, kasi kapag nagagalit siya, after nun is suol na ng pera. Nanunuhol ng pera. Ayun, kaya pala. Oo. So, ngayon, kamusta naman ang pakiramdam mo bilang babae? May peace of mind na po sa trabaho. May peace of mind nun. Okay. Okay, thank you very much ha. Maraming salamat po ha. Okay.